isang lalaki ang ginawa ng Diyos na taga-alalay sa babae. Kumbaga, safekeeper ang lalaki. Eh, pagka ang lalaki mismo, siya pa nang bubugbog sa asawa, alam mo, nananakit ang isang asawa, ibig sabihin, hindi kay Kristo yon, walang Diyos sa buhay yon. Kasi yung may Diyos sa buhay, yung may Kristo, hindi yun mananakit ng asawa. Doon sa Efeso, Kapitulo 5, Versikulo 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Diyotso. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Ang pag-ibig na dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa ay iibigin niya gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Iibigin ng lalaki ang kanyang asawa gaya ng sarili niyang katawan. Walang sino man na napopuot sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili niya ang kanyang katawan, minamahal, di ba? Yung katawan mo, pinapaliguan mo, pinagpapahinga mo. Yung katawan mo, pinapakain mo. Pagka inaantok, pinatutulog mo yung katawan mo. Ganun dapat tratuhin ng isang asawang lalaki ang kanyang asawa. At bukod doon, dapat bigyan niya siya ng pataan. Ang kahulugan sa Tagalog ng pataan, kumbaga bigyan mo ng partida ang asawa mo. Sa unang Pedro 3:7. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Napakundanganan mo ang babae gaya ng marupok na sisidlan. Parang yung mga kasangkapang babasagin, mga fragile ang tawag nila ron. Pag nagbibiyahe ka sa eroplano, kung may babasagin sa maleta, lalagyan fragile. Hindi pwedeng basta ihagis-hagis lang yon, kasi fragile. Ibig sabihin, ang mga babae, parang marupok na sisidlan. Hindi pwedeng kagaya nung plastic na baso, eh, bato mo, okay lang. O yung plastic na pinggan, bato mo, okay lang. Eh, pagka ang pinggan babasagin, fragile, mababasag yan, mapipirwisyo yan. Ganun ang babae, mas marupok siya kaysa sa lalaki. Kaya ang lalaki, ang ginawa ng Diyos na taga-alalay sa babae. Kumbaga, safekeeper ang lalaki. Eh, pagka ang lalaki mismo, siya pa nang bubugbog sa asawa, alam mo ang ibig sabihin nun? 5 ng unang Timoteo. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Yung taong hindi kumakandili ng sarili niya sambahayan, mas masama pa yun sa hindi sumasampalataya. Napakasamang tao nun. Walang Diyos yun, walang Kristo yun. Ang sabi ng Biblia, mas masama pa siya kaysa sa hindi sumasampalataya. Kaya merong mga asawa na nambubugbog ng asawa, nananaki, dahil walang Diyos yan sa buhay. Pagka may Diyos sa buhay ang isang tao, hindi mo sasaktan ng asawa mo kasi yung asawa mo, inutos ng Diyos, mahalin mo, ibigin mo gaya ng sarili mong katawan, pakundanganan mo gaya ng marupok na sisidlan. Eh kasi pag in-straight mo ng isang suntok yung babae, baksak yan eh, mahina lang yan eh. Kaya ang Diyos, ang kanyang aral sa mga lalaking talagang Kristiyano, eh pakundanganan ng kanilang asawa, ibigin gaya ng kanilang sariling katawan. Ikinalulungkot ko kung kanino man nangyayari yung nananakit na lalaki sa kanyang asawa. Ang maliwanag na sagot doon, walang Diyos sa buhay yon. Masamang tao yon. Cebu. Si kapatid na Alan Flores, isang 36 years old at isa pong born again. Tuloy po kayo, kapatid na Alan. Ay, magandang gabi po sa inyo, Brother Eli.
Ang tanong ko lang po sana, bakit sinama pa ni Panginoong Hesus sa langit ang kriminal sa tabi ng kanyang krus? Applicable pa ba ho ba ito sa panahon natin? Kasi sabi rin niya, di siya magbabago mula noon, ngayon at kailanman. Mga kapatid, ano, ayoko nung klase ng tanong mo para bang... Kasi ganito, tuturuan lang kita, huwag kang magagalit sa akin. Ako kasi, ang nai-encounter ko sa Biblia, pagka sinabi ng Biblia, ginawa ng Diyos, wala sa akin yung bakit? Bakit? Ang hinahanap ko, ano ang dahilan? Ba't kaya, bakit na, hindi para kritikahin o pagdudahan, kundi maghanap ako ng reasons behind. Bakit sinabi ng Panginoon sa Kristo? Sabi mo kasi, bakit sinama niya pa yung sa paraiso sa yung kriminal? Alam mo, no? Walang kriminal na makakapasok sa langit. Bago ka makapasok sa langit, kailangan sanctified ka o binanal ka. Binanal ng Diyos, hindi binanal ng Papa. Tandaan mo yun. Walang kapangyarihan, bumanal ang Papa. Yung beatification, at saka yung ano isa, yung canonization. Ano yan? Maling aral ng Katoliko yan. Hindi ang tao ang makakapagpabanal sa kapwa-tao. Ang nakakapagpabanal ang Panginoong Hesukristo. Basahin natin ang Hebreo 2.11. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Ang anak yan, ang Panginoong Kristo. Sabi ng Apostol Pablo, ang nagpapaging banal si Kristo yon. At ang mga pinapaging banal ay pawang isa. Pagkakapareho. Dahil dito, yung nagpapaging banal, sabi, hindi nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Kapatid niya yung mga pinapaging banal niya. Na sinasabi niya, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan, aawitin ko ang kapurihan mo. Ang Panginoon Kristo ang nagpapapaging banal, kapatid. Kaya yung magnanakaw, sabi niya, ipagsasama kita, kakasamahin kita sa paraiso. Babanalin niya yon. Paano niya pinababanal ang tao? Inaabswelto niya kasalanan. Paano niya inaabswelto? Eh kasi tinutubos niya nga eh. Nung kasalukuyang tinutubos niya sa krus, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo at ng kanyang kamatayan, tinutubos niya yung mga taong sasampalataya. Doon sa act ng kanyang pagtubos, doon sa akto na siya mamamatay para tubusin ang tao. May maswerteng nakasama siya ron. At nararamdaman ni Kristo ang nararamdaman nun. Tanong mo sa akin kung bakit, kapatid na Daniel. Bakit po, kapatid na Eli? Eh pareho silang nakapako eh. Di alam ni Kristo, hirap na hirap din yung pobre. Bakit ba magnanakaw yun eh? Alam niya, naramdaman niya, hirap na hirap yun. At si Kristo may kakayahang makakita ng puso. Nakikita niya ang puso ng tao eh. 2:24-25 ng Juan. Natapwat si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Sapagkat hindi niya kinakailangan nang sino man ay magpatotoo tungkol sa tao, sapagkat nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. Alam ni Kristo ang nasa loob ng tao.
eto sila, pareho silang nahihirapan sa krus. Alam niya, nararamdaman ng tao, kasi hirap na yun eh. Ang totoo nga, nauna siyang mamatay dun sa dalawang magnanakaw na yun, nauna siya eh. Ibig sabihin, may mas mahirap na mahirap ang naranasan nun dahil para yun ay mamatay, binali pa ang binali pa ng mga sundalo yung hita ng tao na yun na magnanakaw eh, binali pa yun. Si Kristo sana babalian din ang hita para madali nang mamatay. Pero hindi na nila binali kasi nakita nila patay na ang Panginoong Jesus. Kaya naisip ko, naiintindihan ko, alam ng Panginoong Jesucristo ang dinadaras ng tao na yun na dating kriminal at magnanakaw. Alam niya kung gaano kahirap. E na tiyempong nasa tabi niya, nakita niya ngayon yung puso. Na ang puso nung magnanakaw, alam niya kung ano nasa loob no, nakababasa niya. Ang sabi ng magnanakaw, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ibig sabihin, on those last hours and moments, nakita ni Kristo sumasampalataya na itong taong ito sa kanya. E yung pagsampalataya ng tao, it is an act that will meron tawag dun eh, nakalimutan ko lang eh sa English eh. Isang akyo, no? Isang kilos o gawa para ikaw ay masanctify yung pagsampalataya mo. Doon pa lang sa pagsampalataya mo, na kinukonsider ka na. Basahin natin ang 26:18 ng gawa, kapatid natin. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapagigpanal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. To faith in me that they may receive the forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Magitan ng pananampalataya sa akin, mapapatawad ang kasalanan, katatanggap sila ng mana para sa mga banal. E nakita ni Kristo yung puso nung magnanakaw. Nung oras na yun, sumasampalataya na. Nagsisisi na. Please subscribe my channel Mel Rap CV and click on the bell icon. Thank you.